Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa ng ating pananambahan, ang bawat isa po ay hinihilingan na manatiling nakamute ang kanilang mga microphone at mag-on ng kanilang video kung kaya po ng inyong mga internet. Atin pong ihanda ang ating sarili sa pag-uumpisa ng pananambahan natin sa umagang ito. Why do we worship? 1 Chronicles 16:23. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. For great is the Lord, and most worthy of His praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. So why do we worship? We worship to place adoration on who God is in our lives. He is love. He is peace. He is joy. He is the reason that we worship. Ano at tayo ay nagkakatipon ngayon? Dahil ating pinagpapasalamat ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano ang iyong iahandog sa Kanya? Isang malinis na puso't isip na may pagkilala sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan. Paano mo iyahayag ang paglilingkod sa dakilang Diyos ng buhay at kasaysayan? Sa pagsasapamuhay ng pag-ibig, kapayapaan at katurungan sa mga taong pinagkakaita nito. Halina, sama-sama nating ipadama ang pagkalinga at malasakit ng Diyos sa sangnilikha. Halina, ang pasasalamat at pagpupuri ay ukol sa Kanya. Sama-sama po tayong umawit ng ating pangbukas na awit. Thank you.
para po sa pagpuna sa ating mga sarili at pagpapahayag ng ating kasalanan. Ating ihayag ang naging pagkukulang at kasalanan natin sa Diyos at hingin ng Kanyang mayamang kapatawaran. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na may pagsisisi at kapakumbabaan. Tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkalob mo po sa amin. At sa katiyakang ito ng kapatawaran mo sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Kung kaya mga kapatid, patuloy po nating ihayag at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay makakatiyak na patatawarin nga ng ating Panginoong Diyos at bibigyan ng kapayapaan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay na patuloy na siya nating pinanampalatayanan sa katiyakang ito. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito po ay may mga kapatid tayo na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa January 10 po ay birthday ni Tita Lynn Marilyn Oliman. January 14,
birthday po na ating Reverend Rodolfo Tigas Sr. Nakasabay din pong birthday ni CJ or Cesar Cabicting Jr. Awitan po natin sila ng birthday song. Muli po nating binabalita ang ating nalalapit na evangelism explosion sa pamumuno po ng ating pastor na Nathaniel Laisico na ino-organize po ng ating Board of CE. Maraming salamat po sa mga kapatiran na tumugon sa ating registration link. At rest assured po na kayo po ay naka-register na. At ang mga karagdagang details po kung kailan mag-uumpisa, anong kailangang i-prepare ay intayin po nating ibalita sa inyo na ating Board of CE. Kaugnay po nito, ang ating council po ay may meeting ng 1 o'clock ngayong hapon para po sa para po dito sa agenda na ito. Patuloy pa rin po natin binabalita ang pagbaba ng LFP o Lay Formation Program sa local churches. Kung sino po ang nais pong dumalo rito ay maaari pong makipag-ugnayan sa ating Board of CE. Regular schedules po tayo. Sunday school po, UCM 3 p.m. ng Sunday. CWA Thursday 7 p.m., CEN at every other Friday 8 p.m., CYF Saturday 4 p.m., CEF Saturday 8 p.m., KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m. At ang midweek Bible study po natin ay magsa-start na this Wednesday, 7 p.m. po. Daluhan po natin ang ating mga gawain na ito. I-maximize po natin ang ating availability habang tayo po ay nasa kanya-kanya lamang mga bahay. Sa mga nais po magpasalamat, ang lahat po ng sumapit ng kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay maaari po mabigyan ng pagkakataon mamaya bago po ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pagta-type ng message sa ating chat box habang inaawit po ang pangwakas na awit. Para din po sa kaalaman ng lahat, narito po ang result ng ating referendum for the admin pastor. Nagkaroon po tayo ng 58 responses. So, binawasan po natin yung isa dahil meron pong dalawang beses nagboto. So, 57 responses po tayo. Ito po ang breakdown ng mga responses natin. 53 po doon ang regular members. Dalawa po ang active members natin. Ngunit sila po ay nasa abroad. Sinama po natin ito sa bilang. At dalawa rin po yung regular attendee natin na non-member. So, ang valid votes po natin based dun sa 53 regular members and 2 members residing abroad ay 55 valid votes. Kung nakikita niyo po dito sa bandang baba. Sa 55 valid votes po, 52 po ang bumoto ng yes na sumasang-ayon po silang tanggapin na ating Reverend Bienvenido Rodriguez bilang admin pastor. At dalawa po ang nag-no at isa po ang nag-abstain. So, ang mga karagdagang balita po tungkol po sa ating parating na admin pastor na si Reverend Bienvenido Rodriguez ay ibabalita po natin sa mga susunod na linggo. Ito po ay atin nang nai-report sa komperensya at meron na rin po silang sagot sa atin na sulat tungkol dito. Yun lamang po ang ating mga balita sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pamumuno ng Board of CE. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung meron po kayong kabataan sa inyong tabi, atin pong ipanalangin. Ay po yung manalangin. Papuri ang lahat sa iyo, Panginoon. Nais namin magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin.
Salamat sa iyo, Ama. May mga di magagandang nangyari sa paligid namin o sa amin mismo. Still, Lord, ramdam namin ang pagyakap mo at ang pagmamahal mo sa amin. Panginoon, madaming mga kapatiran na may masasama ang pakiramdam o may sakit. Ang healing hands mo nawa ang humipo sa kanila at bumalik na ang dating lakas nila. May your healing hands protect us from COVID-19, Lord. Maging positibo lang kami sa disposisyon sa buhay, huwag po sa sakit. Ingatan mo din po ang lahat ng kapatiran na lumalabas upang maghanap buhay. Wala po nawa silang madalang sakit sa kanilang pag-uwi sa kanilang pamilya. Panginoon, nilalapit din po namin ang aming kabataan na ingatan mo po sila. Palakasin mo po nawa ang kanilang resistensya at huwag hayaang mahawa ng sakit na ito, Panginoon. Panginoon, sa pagbubukas uli ng kanilang online schooling at sa pagtaas ng alert level, we also pray, Lord, ang kanilang mental health na malagpasan nila ang lahat ng ito at sa tulong mo, mo-overcome nila ito, Panginoon. Bigyan mo nawa sila ng talino at alaman na magagamit nila sa kanilang pag-aaral, sa eskwelahan, at sa kanilang Saturday school. Lumaki nawa sila ng naglilingkod sa iyo at sumunod nawa sila sa iyong utos. Pati na rin po sa kanilang mga magulang at sa nakakatanda sa Iglesia. Ang noon, let your will be done. Pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Aming Diyos, salamat po sa karapatan na binigay mo sa amin na matawag ng mga anak at makatawag sa iyo bilang aming Ama Panginoon. Tunay po na hindi man kami karapat-dapat ay patuloy mo kaming kinakalinga, Panginoon. At binibigyan ng pagkakataon na patuloy na tumawag, patuloy na idaing, Panginoon, ang aming mga katayuan sa buhay, maging ang mga paghihirap, maging ang mga bagay na hindi po maganda sa aming kapaligiran. Panginoon, gusto namin pong isentro yung aming panalangin sa nangyayari sa aming kapaligiran, lalo na sa mabilis na paglaganap ng COVID, Panginoon, at yung variant niya, Panginoon, na highly transmissible. Lord, alam po namin, maraming kapatiran namin ang na-infect, na aapektuhan, Panginoon, ng paglaganap na ito, Panginoon, na apektuhan ang mga paghahanap buhay, ang pananalapi, Panginoon, sapagkat kailangan bumili ng gamot, kailangan magpa-ospital, Lord. Iyon din ang naapektuhan, Panginoon, ang aming ekonomiya, Panginoon, sapagkat alam po namin na exhausted na yung aming resources, Panginoon, ng gobyerno, Panginoon. Kaya tulungan mo na yung bawat isa sa amin ay magkaroon din ng sariling pag-iingat, Panginoon, sapagkat alam namin hindi ito kakayanin ng gobyerno o ng malawak na kapatiran, Panginoon, kung kami minsan, Panginoon, ay hindi nag-iingat sa aming mga sarili. Kaya, Panginoon, doon sa mga naapektuhan, Panginoon, gaya ng aming patuloy na panalangin, Panginoon, nawang yung mapagpalang at your healing hands, Panginoon, ay ipatang mo sa kanilang mga ulo na kanilang katawan, Panginoon, para kung anuman, Panginoon, ang kanilang nararamdaman ay magkaroon sila ng kaginhawahan. Hindi sila mabagabag, Panginoon, kundi bagkos patuloy na magkaroon ng positibong pananaw, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng aming buhay, ng aming kalagayan, Panginoon. At ano man ang mangyari sa amin, Panginoon, alam po namin na kami ay iingatan mo at dadalhin sa maganda, Panginoon, sapagkat hindi mo ninanais na ang bawat isa sa amin ay mapahamak o mapunta, Panginoon, sa hindi magandang bagay.
Alam din po namin na kasalukuyang kalagayan, yung iba na face-to-face worship na, ay muling na balik Panginoon dito sa virtual online worship, Panginoon. Bagamat ganitong aming kalagayan, salamat pa rin, Panginoon, sapagkat meron kaming pagkakataon na magtitipon-tipon at nagpasalamat. At gayon din, Panginoon, hingi ng iyong grasya, Panginoon, na samahan mo kami lagi sa aming faith journey, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ito ay isang pagsubok sa aming Panginoon, ng aming katatagan, ng aming pananampalataya. Kaya dagdagan mo po, Panginoon, ang zeal of faith ng bawat isa, ng pag-asa, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at anuman ang mangyari, Panginoon, hawak mo kami sa iyong mga kamay. So Lord, marami kaming nais na hilingin pa, pero siguro po, Panginoon, dito namin nais na sana po na ito, matigil na ito, manormalize na ito, bumalik kami sa patuloy na paganda, Panginoon, o pagbuti ng sitwasyon upang kami ay makapunta na doon sa mas normal na pamumuhay, mas normal na pagtatrabaho, mas normal na pag-worship, Panginoon. So Lord, sa gitna ng lahat ng ito, Panginoon, You're in control. Ikaw po ang may hawak, Panginoon, at lalo na yung mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala. Alam po namin na hindi ito matitinag. Bagamat kami minsan ay nanghihina, pero babalik at babalik yung aming pag-asa, sapagkat kami ay may pananampalataya na hindi mo pababayaan. So Lord, sa lahat ng bagay, nais namin itong ilapit sa iyo, Panginoon, bagamat hindi masabi ng aming mga bibig, alam mo na po yung aming mga nasa puso. Dalangin lang po namin na ang bawat isa, lalong-lalo na nakasama namin sa umagang ito, ay ipagkaloob mo po yung double pouring of your blessings, Panginoon, na hindi nasasayang ang aming pagtitipon na ito, at alam po namin na patuloy na magkakaroon ng kalakasan ang bawat miyembro ng kapatiran ng iglesyang ito, at gayon din ang maraming kapatiran sa iba't ibang iglesia, Panginoon, na patuloy na naniniwala, Panginoon, na ikaw ang may control ng lahat ng bagay. At alam mo po, Panginoon, ang nais mong mangyari, Panginoon, maging ito man ay pagdidisiplina, maging ito man ay paalala, maging ito man ay pagpapakinis ng aming pananampalataya, Panginoon, paglilinis sa bawat isa. Alam po namin na yung iyong pag-ibig, pag-alalay, pag-iingat sa bawat isa ay laging mananatili sa iyong mga anak na naniniwala, Panginoon, na ikaw ang Panginoon, tagapagligtas, sustainer, protector, Panginoon. So maraming salamat po, Lord, sa lahat ng bagay ay purihin ka, anumang sitwasyon. Ito po ang aming hiling at talangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lord in heaven,
pagbasa ng banal na kasulatan. Sa unang pagbasa po, sa Isaiah 62:1 hanggang 5 po. Ganito po ang sinasabi. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang nagliliyab. Makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo at ng lahat ng hari ang iyong kaningningan. Ika'y tatawagin sa isang bagong pangalan na si Yahweh mismo ang magkakaloob. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Hindi ka na tatawaging pinabayaan, at nang lupain mo'y hindi na rin tatawaging asawang iniwanan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawagin maligayang asawa, sapagkat si Yahweh ay nalulugod sa iyo at ikaw ay magiging parang asawa sa iyong lupain. Tulad ng isang binatang ikinakasal sa isang birhen, ikaw ay pakakasalan nang sa iyo ay lumikha kung paanong nagagalak ang binata sa kanyang kasintahan. Ganon din ang kagalakan ng Diyos sa iyo. Pagbasa mula sa banal na kasulatan sa Aklat ni Juan, 2:1-11. Ang walang himala ni Jesus. Nang ikatlong araw ay kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Inang, hindi pa itong aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20-30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong noon, "Puloy ninyo ng tubig ang mga banga." At tinulungan nila ang mga banga na halos magkumapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalitin nyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit, alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaki ikinasal. At sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Nagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa, pagtalinig ng kanyang salita. As it was in the beginning.
Ilanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating Elder Efren Basena. Mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa pangalawang linggo na po ng Epipanya at Bible Emphasis Month. So, noong nakaraang linggo po ay nakarinig po tayo o narinig po natin sa ating kapatid na Elder Esther kung ano ang ibig sabihin ng Epiphany. At ayon sa kanyang pagsasaliksik nga ay ang Epiphany o Epiphanya ay hindi lang ito isang Christian festival o manifestation ng ating Panginoong Hesukristo sa mga hintil o sa katauhan ng mga matatalinong tao. Sa halip, ang Epiphanya daw po ay ang pagkakataon na bigla na lang natin naunawaan ang kahulugan ng isang simpleng pangyayari o isang karanasan sa ating mga buhay. Ngayon, atin naman pong pagbubulayan ang tungkol sa unang himala ng ating Panginoong Hesus na gaya ng binasa kanina ng ating mga patnubot. Ito ay isang pagdiriwang ng kasalan sa Kana kung saan nga ay naganap ang unang himala ng ating Panginoon. So, sa ating mga Pilipino, bawat pagdiriwang po ay likas na sa atin na mayroong mga handaan. Maging yan ay sabi nating piyesta man, anibersaryo, mga kaarawan. At kapag di po ang pinag-uusapan ay talaga namang pinaghahandaan po yan ng bongga. Siyempre, lalong-lalo na kapag kasalan. Sa totoo lang po, sa oras ng kasal, masaya po talaga ang lahat. Dahil ito po ang panahon ng pagdiriwang. Ngunit ang higit na masaya, alam natin, yung mga ikakasal. Particular na po ang mga babae. Dahil ito po yung pinakamimithi nila sa kanilang mga buhay. Ang ikalawang linggo po ng Epiphanya o kapahayagan ng Diyos ay naganap sa isang kasalan ayon sa Ebanghelyo nga po ni Apostol Juan. Ang kwentong ito ayon sa Salaysay Juan ay meron pong layunin. At ito nga ay upang maniwala, sumampalataya ang mga alagad na kasama ng ating Panginoong Hesus. At ganito nga ang sinasabi sa John 2 verse 11. Dahil sa pamamagitan nito, inihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So sa teksto po natin ngayong umaga ay meron po tayong tatlong punto rito. Una, sa kasalan ay alam natin na imbitado ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, may problema sa nasabing kasalan. At ang pangatlo, ang solusyon ng ating Panginoon. Kapag ang presensya po ng Diyos ay nasa atin pong kalagitnaan, asahan po ninyo, mayroon pong kakaibang nagaganap. May malaking pagkakaiba kapag ang Diyos ang siyang kumilos para sa atin. Sa halip na tayo lamang ang gumagawa para sa Diyos. So, tingnan po natin yung sa kasalan kung saan imbitado po ang ating Panginoon. Kahit po sa ating
panahon, ang Diyos ay dumarating pa rin bilang tugon sa ating imbitasyon. Pero kapag inimbitahan mo na, okay, sabi natin, ikaw ba kapatid ay inimbitahan mo na ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo? Ilan kaya sa ating ngayon ang tunay na nagbubukas ng kanilang buhay para sa Diyos? Ilan kaya sa atin ang nagbubukas ng kanilang tahanan upang anyayahan ang Diyos sa buhay ng ating pamilya o kanilang pamilya? Imbitado din kaya ang Panginoon sa loob ng ating iglesia upang gawin niya ang kanyang kalooban sa halip na ipilit natin ang ating mga sariling kalooban? Hindi po lingit sa ating kaalaman na marami ang mga nagdurusang pamilya. Walang lugar, dahil walang lugar ang Diyos sa kanilang mga sambahayan. At marami na rin mga iglesia ang nagkakagulo ngayon dahil hindi na nagaganap ang kalooban ng Diyos sa loob ng kanilang mga panambahan o kanilang iglesia. So, maalala nyo ba ang prediction na ito ng isang popular na Southern Baptist minister sa katauhan ni Pat Robertson noong taong 1976 ay hinulaan po niya na katapusan na daw ng mundo mga October or November ng taong 1982. Ngunit alam naman po natin na hindi po naganap ang kanyang hula. At isa pa, pagkaraan ng isang dekada muli ay humula. At ito ang kanyang isinulat sa kanyang aklat na pinamagatang The New Millennium. Ito'y taong 1990. Sinabi niya rito na magugunaw o masisira ang mundo sa taong 2007, April 29, 2007. At gaya ng dati, ang kinalabasang pumuli ay sablay na naman po siya rito. Ngunit, kapag inimbitahan po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kalagitnaan, ibig sabihin po nito ay binubuksan natin ang ating sarili sa malayang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Obserbahan po natin mga kapatid. Bagamat si Jesus ang imbitado dito sa kwento, tayo man po ay iniimbitahan din ng ating Panginoon upang patuloy na pagbulayan natin ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa tagpong ito ay ginawang alat ng Panginoon ang tubig bilang patunay na si Jesus ay may kapangyarihang bumago. Di ba? Marahil sa iba po na nakikinig ngayon, may mga bagay na nagaganap sa kanilang mga buhay o sa inyong mga buhay na nais po ninyong mabago. Baka may mga bahagi ng inyong buhay na inaasam ninyong sana ay magbago. Kaya kung malala po ninyo mga kapatid, ang ating kapatid na Ami, noong siya ay nagbigay ng mensahe 2 linggong makaraan, sabi niya, kapag bagong taon daw, ay meron po tayong mga New Year's Resolution. Ang tanong po, nabago ba ang ating mga sarili? Meron bang nagbago sa nais nating mabago? O naman, meron nagbago sa atin, di po ba? Maring 2 weeks, 1 month, o mas matagal ng konti dyan. After that,
balik po tayo ulit sa dating gawin. Ngunit kung ito ay buong puso natin pinagkakatiwala sa ating Panginoong Diyos at hayaan po natin na siyang kumilos mismo sa ating mga buhay. Tiyak, merong magandang mangyayari sa atin. Sapagkat may magagawa ang Diyos. Siya ay may kapangyarihang bumago. Kahit ngayon. Tingnan po natin ito. Yung pangalawang punto po. May problema sa nasabing kasalan. Tama po ba? Kapag may nangyayaring problema na sabi natin maaaring magdulot ng malaking kahihiyan, ay nais po nating magbago ang mga pangyayari o kaya sana maglaho na lamang tayo parang bula para hindi lang po tayo mapahiya, di po ba? Subalit mga kapatid, batid naman po talaga natin na ang pagkakaroon ng problema ay talagang bahagi na ng ating mga buhay. Kaya sa tagpong ito, nagkulang ang inumin. Problema ito, di ba? Kahihiyan ang makitang nabubulunan ang mga bisitang kumakain at wala man lang inumin na inihain. Napakahirap pong tulungan ang isang taong nabubulunan kapag bumara ang masarap na pagkain sa kanyang lalamunan. Lalo na kung wala pong inumin. Kaya sa tagpong ito, ay huwag na po natin sisihin si Maria na ina ng ating Panginoon. Dahil siya ay nagulumihanan o nabahala. Dahil isa siya marahil sa namamahala sa handaan. Ang nasabing problema ay agad po niyang pinarating sa Panginoon. Kaya kung may problema tayo mga kapatid, idulog po natin agad ito sa Panginoon. Huwag na nating i-chismis ang sarili natin sa iba. Baka kumalat pa ang balita tungkol sa ating mga problema. Agad po tayong magsabi sa Diyos kung ano ang ating mga suliranin. Dahil alam naman po natin mga kapatid, laging handa o laging may solusyon ang ating Panginoong Diyos. So ang panghuli ay yung solusyon ng ating Panginoong Hesus sa problema. Bilang tugon po, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Iniutos niya na punuin ng mga tapayan na ginagamit sa ritual ng paghuhugas o cleansing ritual na sinasabi natin. Ngunit sa halip na ipanghugas ng paa, panghugas ng muka at kamay, ginawa po niya itong pinakamasarap na alak na inumin. Hindi lang po basta masarap, kundi pinakamasarap. So ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Tandaan po natin na ang kwentong ito ay naglalayong paliwanag sa mga nagbabasa ang mga tanda o mga sinyales. Dahil ang mga sinyalis na ito ay mga himalang ginawa ni Jesus upang patunayan na siya na nga ang anak ng Diyos. At nang sa gayon ay maniwala at sumampalataya ang mga alagad sa kanya. Ibig sabihin lamang na ang kwento ay may malalim na kahulugan. Ang mga bahagi nito ay meron pong sinisimbolo. Ang kahulugan po ng tubig na naging alak ay kung inyo pong mapapansin, ang seremonyas ng paghuhugas. Ang relasyon po ng tao sa Diyos ay pinaniniwala ang nadudungisan dahil sa dumi ng kasalanan. Kung kaya hindi maaaring humarap sa Diyos na marumi ang isang tao, kailangan muna silang maghugas dahil ang nilalaman ng ritual na ito ay nakakatakot na pagharap sa Diyos na isang makasalanan.
Subalit, nagpakilalang muli ang Diyos sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang tubig na panghuhugas ay, sabi nga, naging masarap na inumin. Kaya ang dating takot sa Diyos ay napalitan po ng imbitasyon upang tikman ang bagong buhay sa kanyang piling. Ang kwento ay nagpapahayag ng bagong pagkilala sa Diyos. Ang Diyos ay hindi na dapat katakutan ng mga makasalanan. Sapagkat, again, kung paano binago ng Diyos o ng ating Panginoon ang buhay ng mga pantas, sa mensaheng narinig po natin sa ating kapatid noong nakarang linggo, ay gayon din naman po tayo. Meron pong naghihintay na pagbabago ng landasin o pamumuhay natin dahil higit na po natin nakilala ngayon ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ang ating mga dating ugali at mga gawi-gawi na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon ay napalitan na po ng pagpupuri, pagsamba at pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Mga kapatid, tunay na napapanahon para sa atin ding na suriin, saliksikin ang ating mga sarili at baguhin ang ating mga landas upang ganap na masumpungan natin ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang mensahe po ng Epipanya ay totoong magaganap. Hindi lang po ngayon, hindi lang bukas, kundi anumang oras po. Dahil patuloy po tayong binibigyan ng panahon at pagkakataon na buong pusong pasakop sa ating Panginoon. Ito po ay maliwanag na isang imbitasyon ng pakikisalo sa Diyos sa isang bagong pag-asa, bagong umaga at bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po, Elder Efren, sa mensahe na inihatid ninyo sa umagang ito. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagdiriwang ng banal na hapunan. At sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Datapwat, sinabi ni Jesus sa atin, nakita na ninyo ako at sinumang lumalapit sa akin sa anumang paraay, hindi ito tinataboy. Sa pag-ibig niya.
lahat ang sumapuso ko ng pasagot kay Kristo. Pag-ibig ang sakin nagligtas sa sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabi siya ay pinagtanlo, ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirasin ko at sinabi. Itong aking katawan na inihahang daw para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos makapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng ating dito. Kung inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing bakain kayo nito itinapay at uinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa sarong ng Panginoon na dinararapan, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siya sa atin ng tawang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at kuminom sa sarong. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi pinahalagaan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Palain ko tayo sa pagkabasa ng kanyang kasulatan. Tayo po'y manalangin. Sa banal-banal ng Diyos, paglindapatin mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mo, si Jesus. Lubing mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay. Upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sanggatauhan, hanggang sa kami ay makapiling na sa iyong pagtigin diyan sa iyong kagalitan. Tanggapin mo po ang pagtatalaganin ng buhay at pagbibigin ko. Sa banal na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon ang tagapagligtas. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin.
aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin ng iyong katawan na nagbibigay buhay at ng dugo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Isugo mo ang iyong banal na espiritu sa pagkatapos na aming pagtanggap, kami sa pananampalataya ay patatagin upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Panginoon Diyos, dalangin namin na panatilihin sa amin ang pag-asa na iyong inilagay sa amin upang kami na iyong mga anak ay maging malaya at ang patuloy ka namin papurihan, paglingkuran at kampin ang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapasalamat, bago po natin awitin ang pangwakas na awit, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay inaanyayahan pong mag-type ngayon sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Kayo po ay umawit ng ating pangwakas na awit. Thank you.
na-overwhelm ako sa dami. Napakadami ng mga listahan na nagpapanalangin sapagkat maraming may lalong-lalo na yung na-effect ng COVID. Sa ngayon po talagang nakaka-overwhelm po halos pagka nagkaroon ng mga sakit, lalo-lalo ng COVID ay pamilya. So ipanalangin po natin na mga kapatid na ito, bagamat baka meron po akong makalimutan, pero alam po natin at ilapat natin sa Panginoon ang kalagayan ng mga kapatid natin, lalong-lalo na dito sa ating iglesia. Patuloy na kagalingan sa kabigtingin family, sa patuloy na kagalingan para po sa ating Pastora Sharona and family, kasama na po si Pastor Sandy, kay Elise, kasama po, nagpapagaling din si Emily at si Elise sa kanilang karamdaman, si Joy, si pamilya po ng anak po ni Emer, sina Emma, yung kanilang kapatid po na maaring na ano din po ng mga karamdaman, kay Den Junicio, kay Seni Laisico, na magpatuloy siya doon sa kanyang treatment, radiotherapy. At ganun din po sa mga iba po nating mga kapatid na natatakot din po kaya nagpa-swab sila. Sana po ay yung mapagpalang kamay na ano ay hindi naman po lahat ay ano kundi mag-negative po. Kahilingan ng marami nating kapatid yung mga nagpa-swab. Yung mga may contact po, no? Maraming po na makatapos itong okasyong ito ay maraming nagkaroon. So may mga contact na nagkakaroon ng agam-agam na baka sila po ay infected din. So ipanalangin po natin sa Panginoon na yung mga magpapaswab ay sana po ay maiba yung resulta na yun. Ganun din po, nais nating i-mention yung police ministry po ni ating pastor. At sa marami pong may mga karamdaman na maaaring hindi ko po nabanggit, ay isama po natin sa ating pagpapanalangin. At nais ko pong basahin sa inyo ang patuloy na pangako ng Panginoon sa atin. Ito yung kagandahan na tayo ay nagtitipon-tipon, nagpapanalanginan at nakakarinig at na-assure tayo ng patuloy na pangako ng ating Panginoon. Narito po ang kanyang mga salita sa mga awit 121. Doon sa mga burol, ako'y napatingin sa klolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangat kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hayaang mabuwal. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalang. Hindi ka maaano sa init ng araw kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Maging pagpapala at pag-asa sa bawat isa ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.
kataas-taasang Diyos na dakila, tunay Panginoon na ikaw ay napakabuti. Dahil ang pag-ibig mong pinagkaloob sa bawat isa ay hindi nagbabago magpakailanman. Maging sa panahon na tulad ng pandemic na ito, Panginoon, patuloy po na nararamdaman namin ang iyong pag-ibig. Kaya salamat o Diyos sa pagbibigay mo sa amin ng isa na namang katagumpayan. Pagamat batid mo na hindi po kami karapat dapat, ay patuloy mo pa rin pinagkakaloob sa amin ang iyong walang pasubaling pag-ibig at kapatawaran sa aming mga pagkakamali at sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong narinig sa pamamagitan po ng iyong Ebanghelyo. At naway patuloy sa aming pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyong mga salita ay tunay na ikaw po ang aming maluwalhati at mapapurihan. At sa aming pong pagtatapos ngayong Panginoon, sa aming panambahang ito, ay dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa. Patuloy na paggabay mo sa bawat isa. Patuloy mo nga kaming pangunahan, Panginoon, hanggang sa ang iyong kalooban, ang siyang maganap sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Patuloy mo pong ingat. Samahan mo po sila at ang lahat ng ito ay amin pong itinataas. Pinagkakatiwala, pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ngayon, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala na mula sa ating Panginoon. Ang buklod na kasi ng tatlong persona ng Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, ang siyanawang sumainyo at manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Tunay na patuloy na kagalakan sa bawat isa na makita po natin. Bagamat hindi maiwasan na magkaroon tayo ng mga karamdaman, ngunit purihin ang ating Panginoon sapagkat patuloy din naman na tayo ay kanyang pinapagaling.